sinabi ni Secretary Perez nung isang araw, isipin niyo sir, nakakagawa na ng kalye ngayon dahil sa ceasefire. Abay, magpapasalamat pa pala kami sa inyo na nakakagawa kami ng kalye. Eh kung kayong humaharang, kayo sumusunog sa gamit ng mga kontraktor, kayo sumusunog sa mga gamit ng gumagawa ng eskwelahan, gumagawa ng patubig, gumagawa ng irrigation sa Mindanao, then you will say that there is no peace. Hindi ba parang hindi naman even na sa ating negotiations yan? Because you're negotiating through the barrel of the gun. Eh. We are not. Alam mo, Alan, Senator Alan, matagal tayong magkasama sa kongreso. At naniniwala rin po ako na marami kang constituency sa tabi. Pero ang akin lang, ang application natin, halimbawa tulad ng terorismo, hindi ko kinakampihan ng MILF dito. Halimbawa, tatanong ko lang, tinag ba natin ang NPA kung nagsunog sila ng equipment ng mga mina? Kung nagbomba sila, tinag ba ng Philippine government o ng ating gobyerno o ng ating bata na sila ay terorista? At noong 2000, ganito rin, Your Honor, gusto ko lang pakita para parehong application natin sa bata. Dahil alam nyo, yung hearing na to sa totoo lang, pagbasahin nyo lahat ng social media. Pag merong magsalita again, di ba ang Samoro, lahat ng laman ng social media, parang ang kasalanan na to ay kasalanan ng buong mga mayang Moro. Sandali lang, putulin lang. Just on that one point, I'm referring not to the Moros or the Muslim. Meron din Kristiyano na terorista. I'm talking about the MILF and their choice to use arms. You did not choose to use arms. You chose to run, and you're doing a good job, and we're fully supporting you. Let us please, Governor, we're friends, di ba? And we are just here to protect our Muslim brothers. But I'm talking about the armed component. I'm not talking about the peaceful Muslims. Kawawa talaga yung marami natin Muslim na kababayan sa armed. We want a better life for them, sir. Pero ang pinag-uusapan ko dito, yung paggamit ng armas, walang nananalo. I don't want war because no one wins. So, I'm sorry, sir. You are my friend. Your constituents are my constituents. If you're offended, it was not meant to offend our brother Muslims. I'm talking about the armed component. And I'm just taking advantage that we have a very articulate, but very, a chairman in the peace panel who is very, how do you put it, maganda yung kanyang demeanor. So I can talk to him. Unlike kung commander yung kaharap natin, eh parila na to.